Gigi Dilana, tinapos na ang karera sa pagkanta. Tony, pinaiyak sa kanyang studio. Pag-usapan natin yan dito sa What's Up Ka, Pinoy Rob! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Magandang araw sa inyong lahat, mga Kapinoy Rob. Isa na namang trending at saka pinag-uusapan ngayon sa social media at millions of millions ang nakapanood dahil napaka-shocking ang naging desisyon ni Gigi Dilana sa kanyang karera sa pagkanta. Sa isang panayam, no, mula kay Tony sa kanyang programa na Tony Talks, dito natin makikita na talagang napaka kumbaga napakabigat na desisyon ang ginawa ni Gigi. Alam naman natin na si Gigi ay napakasikat pagdating sa pagkanta and thousands of viewers pag nag-live siya sa Facebook. Yun nga, nagsimula lang sila sa maliit na studio at kalaunan naging marami yung followers nila at sa isang live lang nila sa kanilang banda, talagang dumarami at dumami ang kanilang viewers. Thousands of thousands and fans all over the Philippines and even outside the Philippines, no? Napakarami yung fans ni Gigi. At dito natin malalaman, guys, and hindi ko pa natapos yung video pero mangiyak-ngiyak ako sa ano, sa trailer na ipinakita ng Tony Talks. And halika guys, mga Kapinoy Rob, sabayan niyo ako at discover natin kung ano talaga yung laman ng interview ni Tony Talks. Kung pinaiyak siya, kung bakit pinaiyak siya ni Tony sa kanyang studio at napaka-shocking yung story behind sa desisyon ni Gigi Dilana na tapusin na niya ang kanyang karera sa pagkanta at even wag nang humarap sa mga tao. Linat, pag-usapan natin guys. Ito, play natin yung video. Simulan natin sa ano. Ayan. Nag-start ang career mo technically nung pandemic? Yes po. Paano? Nag-start po kami sa fundraising po para po kay mama ko. At saka po sa paggawa ng covers with my band. Sino nagsabi na gawin natin to? Yung ideas lahat dun sa director and producer namin na si Erwin Laksa. Siya yung nag-encourage din sa akin na mag-livestream ulit. Yung studio na yun, kanino yun? Yung sa partner ko po. Pero yung studio po namin super liit lang. Tapos po nung nag-start kami mag-fundraising, unti-unti pong umaangat yung views. Pero nag-start po kami ng 50 viewers lang, 50 viewers lang. Yung pinakamataas mong views, pumalo nang? Nag-peak po siya ng 80,000. Pandemic po kasi, syempre lahat na tao nasa bahay. Para ka nag-free concert sa bahay. Di ba? Doon nakita po namin na umaangat yung views. Hindi kami makapaniwala kasi sino ba naman kami? Hindi naman kami kilala. Pero kung babalikan mo, ilan taong kaunang kumanta?
5 years old po ako nag-start, sabi ni Mama. Ano yung mga kinakanta mo nun? Yung kay Isa Siguera. Pagdating ng panahon, tama. Kasi pinanganak siya 1995. 2000 ay kaputukan ng pagdating ng panahon. Sobrang bata ko, when you were guys growing up, ano yung setup ng pamilya? Magulo siya eh. Pag sinabi mong magulo, in what way? Well, natatandaan ko po nung bata ako, nasa father's side po ako noon. I was very, very young. Mm. Pinakanatandaan ko, pinagluto niya ako ng hotdog. Separated tapos yung parents niya. Tapos lang siya po yung memory ko. And yung lahat na po nang natatandaan ko is kay mama ko na. Kasi si mama po talaga yung nagpalaki sa akin. Separated ang parents mo? Separated po sila. Ah, so you were raised by a single mom? Yes. So paano yung naging relationship ninyo growing up? Para kaming aso't pusa. Although mahal na mahal namin isa't isa, mm-hmm, yung relationship namin talagang nag-aaway kami madalas. May panahon ba na naging toxic yung relationship? Yes. Pag sinabi mong toxic, in what way? Si mama kasi at Tony, 4'11 lang yan. Pero sobrang tough niya talaga sa akin. Kapag sumagot ako sa sinabi niya, susugurin na ako niya. Nasabunutan ako, nasampalin ako. Pag sumagot ka, bastos ka na eh. Pero I don't find it na parang in-abuse ako. Physically abused. Yun yung way of discipline noon? Yes. Way of discipline. Pero grabe si mama magmahal. Kumbaga yung pagmamahal niya, overprotective na siya. Madalas ako nasasakal. Nasasakal in what way? Yung mga bawal. Bawal akong sumama sa friends ko ng super gabi. Bawal akong mag-boyfriend. Mm. Focus ako sa studies ko. Yes, magigets ko yan. Pag teenager ka growing up, tapos may mga ganyang rules, tapos hindi na-explica sa'yo ng tama bakit may mga ganong batas, ang tingin mo, sinasakal ka at hinihinder yung happiness mo ng mga magulang mo. Yes. Kasi feeling ko yung 90s kids, ganyan eh. Yeah. Madaming mga bawal. Tapos tayo yung generation na talaga lumaki sa palo. Oh, diba? Yes. Isa pa sa napansin ko sa mga parenting style nung 80s and 90s, masakit magsalita ang mga magulang. Yes. Sobra. Alam mo, yung mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin, hindi natin makakalimutan yan. Isa din the ako good dyan, guys. And the bad. Ano yung pinakamagandang nasabi sa'yo ng mami mo? Naalala mo? Lagi ka magdasal. Lumiyong ka sa pinanggalingan mo. Mahalin mo lahat ng tao na kapaligid sa'yo. Pero ano naman yung hindi mo malilimutan na nasaktan kang nasabi sa'yo ng nanay mo? Oh, sana hindi na lang kita pinanganak. Oh. Sana na nasa tiyan pa lang kita pinatay na kita. Ba't yung sinabi yun? Noong time na yun, naging pasaway ako. Lalo ah, kaya naman pala. Ako maging teenager. Nung lumalaki ka, hinanap mo yung tatay mo? Nung mga, parang mga high school na ako, hinanap ko na si Papa. Nagtanong na ako bakit kayo naghiwalay, pwede ko ba siya makita, mga ganyan. And nakita ko si Papa. Core memory yun? Core memory. Kailan nangyari yun? Parang mga first year, second year, high school ako noon, ano lang, binisita lang po namin si Papa. Ah, first time mo yun? First time. Yung happiness ko noon, hindi siya mapapalitan. Na for the first time, yung dalawang parents ko, nagkasama. Oh. Dream ng bata yan, na makita ang complete family niya. Paano ka na-discover ni Ma'am Charo? Nung kinover ko po yung We've Only Just Begun, kinanta ko po siya sa isang event online, tapos nag-decide po kami ng partner ko na i-post sa YouTube ko. So dun po, nagulat na lang kami na parang 2 months, nag-1 million po siya. Oh, dun pala tapos guys. Tapos po, yun po yung time na na-discover po ako ni dun siya Ma'am Charo, tsaka po ni ng Ma'am Charo Rice Artist Studios po. Mm-hmm. Tapos, kinakausap nila ako to be a part of ABS-CBN ulit. Anong year na yan? 2020 po. Ah, pandemic pa. Pandemic po. I was very, very happy. Tapos, ang daming sinabi ng mga ganda mangyayari. Binalita ko po yun sa buong banda. Na sabi ko, pipirma na ako, ganyan. Kasi isa to sa stepping stone ng career ko. Kumbaga, arte din ako, kanta ko, lahat gagawin ko dito. Lahat naman sila okay naman. May isa lang akong kabanda na huwag ka nang pumirma. Kasi pumirma na rin ako before and well, hindi ganun kaayos yun nangyari sa akin. Sinabi ko rin po kay mama, ma, kakaroon na tayo ng pera, mapapagamot ko sa taon ulit.
Mami, sakit, sakit si mama noon. Sakit na yung mama niya. 2018 po nung na-diagnose siya sa breast cancer. Breast cancer. Noong time na yun, ate, nagdadalawang isip pa siya. Na? Napumiro. Lalo na ate Tony nung na-retrench ako. Na-retrench ka sa? Showtime po. Nagdadalawang isip ako baka ganun ulit yung mangyari. Baka umulit lang ulit yung cycle. O paano ka napapirma? Inalis ko lahat ng negative na naiisip ko. Nagtiwala lang ako. And uwiram na ako. Naging okay naman. Naging okay naman. Paano mo inandal yung fame online? Kasi pag may fame na online, may public opinion and judgment na. Mm. May say na sila sa buhay. Yun na, public mga opinion. Mga opinion ng tao. Ang dami na pong bashers. Bakit nga nagka-basher? Ano ba nangyari? Ayun na. Kumakanta lang naman siya online. Bakit ba nagkaroon ng basher, di ba? Yun ang sinasabi siguro ko, guys. Siguro ang dami rin kasing mga critic talaga online. Mm. And pag may narinig na mali, sisitahin ka, ang taray ko doon sa expression. Live stream. Eh, ang ginagawa ko lang naman, Ate Tony, is magpapatotoo. Kasi nung first live stream ko, Ate Tony, sweet lang ako. Hindi ko pinapakita yung mga halakhak ko na sobra. Hindi ako sumasagot sa mga comments na nakikita ko parang binabash ako. Ano lang, basta kanta lang ako, request kanta. Eh, nung habang tumatagal, sinabihan din kasi kami ng director namin na si Irwin na okay lang na magpakatotoo kayo kasi yan yung hinahanap ng tao. Be authentic. Mm. So, ang ginawa ko, naging ako. Pinakita ko yung pagkakulit ko, yung pag magkamali, okay lang. Pero nung parang nakikita nila yun na parang nagkakamali ako, bakit siya nagkakamali? Ganyan, di ba dapat pinapractice yan? Ganyan, tas, ay, ba't ganyan siya tumawa? Ang pangit. Ano ba yun? Ayusin mo nga. Tapos, eh, pag kumakanta ako sa live stream, Ate Tony, minsan nakaganyan ako. Minsan nakataas yung paa ko na parang laki. Alam niyo naman, ayaw guys. Na, maraming may ayaw, marami ding may gusto. Maraming may nakakatanggap sa akin. Pero maraming nagtataka lang ako, bakit kaya ayaw nila ng change? Tapos Ate Tony, di ba nag-grow din ako as an artist? Kasi pag singer ka, hindi ka lang dapat naka-stay lang doon sa isang genre. So ako as an artist, ini-improve ko yung sarili ko. Gusto ko kumanta ng iba. Nag-start ako kumanta ng mga rock. Parang, ay, hindi na siya sweet girl. Ay, ba't siya nagbago? Nagda-drugs na ba siya? Oh my gosh, na ano. Nung nakita ko yun, masakit. Ano yung masakit na nakita mo? Nasabihan akong, ano, nagda-drugs ka. Gusto ko lang naman pakita sa tao yung versatility as an artist. And, paano niyo nasabi? Bakit kailangan niyo mambash ng tao na gusto lang naman niya mag-grow? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kaya ko pang gawin para mas mapasaya kayo. Pero bakit parang ayaw niyo? So, dumating sa point, Ate Tony, na kakanta pa ba ako? Sumasagot ka ba online? Yes. Ano yung mga sinasagot mo? Ito yung pinaka nag-viral siya, Ate Tony. Kumanta ako sa beach na nakatupis ako. Tapos, nung nag-post na, may mga nag-post na ganyan, ano nangyayari sa kanya? Una, nagpagupit ng buhok. Yun po yung time na nagpagupit ako ng hair para sa mom ko. Support her. Kasi nagkikimo na siya that time. Nakikita rin nila yung tattoo ko. Ba't siya nagpa-tattoo? Dumudumi na yung balat. Pero yun yung time na sumagot na ako sa kanila lahat. Sabi ko, porket ba naka-two-piece bold star na? Nasa beach ako and hindi naman ako naghubad-hubad talaga. Kasi may takip ako yung ate. Ano ba kayo, guys? Dun, ang dami ang init kaya sa beach. Bumalik ka sa dati, pahabain mo ulit yung buhok mo. Palis mo yung tattoo mo. Huwag ka mag-droga. Puro ganun, puro droga. So parang afternoon, ayoko na magpakita sa tao. Ayoko nang mag-perform ng ganun ulit. Kasi parang every time na I change something, may masasabi sila. Dumating din sa point na sana hindi ko na lang pinasok to. Itong pagkanta, sana tinuloy ko na lang yung pag-aaral ko. Mm-hmm. And then I realized din, ate, na good thing na may bashers. Kasi merong isa akong basher, Ate Tori, na sinabi, ang tinis ng boses mo. Pag, lalo na pag bumibirit ka, sakit sa tenga. Una umiyak ako. Ano bang ginagawa ko mali? Ano bang mali sa pagbirit ko? And then pinakinggan ko yung mga videos ko, Ate Tony, na matinis nga. Matinis siya, pero for me, hindi siya masakit sa tenga. So binago ko yun. In-improve ko yung vocals ko nung nakita ko yun. For me, may category yun eh. Humble may bashing naman. And may constructive criticism.
For me, constructive criticism helps you as a person to grow, improve, and change for the better. So, kailangan mo rin parang ma-discern kung ano ba yung comment na makakatulong sa'yo bilang isang tao at ano yung comment na sisirain lang yung pagkatao mo. Yeah. Kaya nagkakaroon ng parang resentment. Yes. Para kung nawawalang bata, nung halos lahat ng mga comments sila, parang, yun nga, yung sinabi yung gusto ko, i-please to. Nalabuan din ako kung anong bang gagawin ko talaga. Isa sa mga paborito kong libro, yung A Tethered Soul. Sabi dun is, yung hindi ka naman daw talaga nawawala sa sarili mo, yung finding yourself is going back to who you really are. Never namang nawala kung sino si Gigi. Feeling ko, andyan siya lagi. Mm. Ang nawala is yung sense na tinago mo siya para ma-please mo yung iba. Okay. So, paano mo na-navigate yung time na yon na medyo maingay ang opinion nila sa'yo online? Sa ngayon atin, di ko alam. Para ko naliligaw pa din. Until now. Mm-hmm. Lalo na nung nawala yung mom ko. At saka recently lang. Nung nawala kasi si mama, parang yung mundo ko, sobrang bigat. Para akong inalisan ng kaluluwa sa katawan ko. Kasi siya lahat, every time na kumakanta ako, siya yung motivation ko. Para sa nanay mo. Para sa kanya lagi. Until now. Bago mawala si mama mo, ano yung huling pag-uusap niyo? Naalala mo pa? Nasa Canada ako nito, Ate Tony. Nasa concert ko nun. Nasa hotel ako. Nag-video call ako sa kanya. Pero may tube na siya nito eh. Medyo groggy pa siya. And di na nagre-react yung face niya. And nagkukwento ako, Ate Tony. Sabi ko, ma, kumata ako sa concert, di ko alam nawawala yung passport ko. Habang kinukwento ko yun sa kanya, nag-react siya. Yung reaction niya is yung gumanon. Kumunot lang yung noo niya. After niyang mag-react, nag-react ka, ma, nakuha ko na huwag ka mainis. Tapos, sabi ko, ma, tawag ako ulit. Liligo lang ako. Pagka-off ko, nasa shower ako, sabi ko, kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, okay na po. Kunin mo na siya. Hmm? Ba't mo sinabi yun? Hirap na hirap na siya, Ate Tony. Yung face niya, alam mo yung magana? Yung namamagana. In pain. In pain. Ate, in pain. After ko maligo, may tumatawag. Pagkasagot ko, lahat sila nag-iiyakan sa room. Alam mo na? Alam ko na. And then, shock ako. Yung mama ko na wala na. Nagdasal mo pa yun. Yun yung huli mong sinabi kay God. Okay ka na. Okay. Pero nung nawala, hindi pala. Hindi ako okay. Hindi ako okay. Until now. Sinisisi ko kasi yung sarili ko, ate. Na? Kung bakit siya lumala ng ganyan. Kasi wala akong pera, una. Hindi ko siya mapagamot. Yung isa lang ako eh. At siya lang din yung lakas ko madalas. Siya lang. And then, nung time na yun, hindi ko alam yung gagawin ko. As in off ko yung phone, sabi ko mamaya na lang. Lahat ng kabanda ko pumunta sa room. Condolence. And, sinabi ko, tuloy pa rin yung concert, ha? Tinuloy mo yung show? Yes. Paano mo natuloy? Hello? Hindi ko alam, ate. Parang, may something na strength na umano sa puso ko na ituloy mo. Kasi my mom, gusto niya, syempre, na ituloy ko yon. Sabi ko, ma, iaalay ko tong concert na to for you. Hirap nito, guys. Makakanood ka na. In spirit nandun siya. In spirit, yes. In spirit. Papanood ka niya. Yes. After nung concert ko, syempre pinost yun, social medias, natinuloy ko pa rin, despite na nawala yung mom ko. Meron akong nabasang comment na, if you really love your mom, why are you there? Bakit mo tinuloy yung concert? So, dun sa tao nagsabi na, bakit ka nandyan? My mom told me one thing and taught me one thing then, na you have to be
professional all the time. Kasi hindi naman nila alam kung namatayan ka o hindi. Kung ano yung pinagdadaanan mo eh. So, yan yung mga struggles of being a public figure, of being a performer and an entertainer. Na yes, you are going through something personal, pero yung commitment sa work, yung diba? Commitment sa work, hindi naiintindihan na nila. Ba't ginagawa mo yan? Dapat, ano na, ganito, di ba? Ang daling humuska hirap sa mga yan, tao guys. Na nakikita natin online. So, pagkatapos ng concert, umuwi ka na? Umuwi na ako sa Philippines. Ang ginawa ko kasi, Ate Tony, pina-freeze ko yung body ni Mama para makita ko pa. Noong nakita ko yung body niya, Ate, sobrang lungkot, pero a part of me, masaya. Masaya na tapos na yung paghihirap niya. She's been battling cancer for 6 years, Ate. Tagal. So I think it's sobrang time tagal. 6 years. From it's pain. Time. Yes, it's time to rest. Okay. May ganun ka talaga ang character. Na pag may commitment ka, tinutuloy mo. Yes po. Aside from, tinuloy mo yung concert kahit na nawala yung mami mo. Na aksidente ka, tinuloy mo yung show. Yes po. Yung isa sa pinaka, di ba, naging controversial din yun. Dahil galing kang aksidente. Yung nahimatay siya. Tapos tinuloy mo pa rin. Opo. Kaya lang parang nakulapse yung body mo, parang sabi na nila, sandali! Iba yung nahimatay siya. Ipahinga mo naman kami. Sandali lang naman. Yes. Bakit wala ka nararamdaman nun? Tinuloy mo yung show? Wala po eh. Parang, ano ba nangyari talaga nung gabing yun? Di ba po na-aksidente kami? Nagpaano naman kasi kami, nagpa-CT scan, MRI. Wala naman nakita. So, ano nangyari dun sa kotse? Ang kwento sa amin, so parang akala nung kasama namin na nasa unahan, magpa-park lang. Eh, hindi tumitigil. Sumalpok po yung van dun sa likod ng truck. Ang pinaka natandaan ko, nagising ako kasi nahampas ako. Umikot ako, tapos humampas ako. Akala ko, wala lang. Wala kang naramdaman? Wala akong naramdaman. Ang naramdaman ko lang nun is masakit lang to. So after nun, din aksidente, so inayos-ayos, di ba? Yeah. Siyempre, may pag-uusap yun. Opo. Sino nag-decide na upunta pa rin tayo sa show? Ako po. Ah, talagang show must go on talaga siya. Opo, okay. Kasi noong time, wala naman akong sugat, wala naman akong ano. So, di ba, parang kapag di ko tinuloy, baka sabihin ang arte ko. Tapos, ang tindi nun guys, sumalpok. Nasa stage, parang sabi ko, may nafe-feel akong something, parang akong groggy na hindi ko maintindihan, na parang masakit yung ulo, nahihilo. Tapos nung nag-perform ako, parang mga second to third song ata, doon na ako parang yung kamay ko nanginginig na. Nanginginig na, tapos bumibilis yung tibok ng puso ko. Parang, ito ba yun? Ano nangyayari? Pero kumakanta pa din ako, pinapakanta ko pa yung audience. Tapos, binaba ko yung mic, gumanon ako sa mic. Kasi ate, nanginginig na yung katawan, yung ulo ko gumaganon. Tapos after nun, may naano ako na parang, meron nagising ako uli. Pero yung kamay ko naninigas na, nakikita ko naninigas. So, binaba na nila ako. So, yun na ate. Nag-stop na yung buong show. Mm-mm. Tapos, dila na ako ulit sa hotel. Noong time na yun, naka-uwi pa ako. Kasi, alam kong wala eh. Kasi, walang pasa. Kasi, the next day, di ba, dapat lalabas na yun. Kahit pa paano, may mga pula-pula na. Pero, nung mga parang, naka-uwi na ako sa house, fourth or fifth day, doon na naglabasan, as in, super relax. Pinost ko yun sa Facebook ko, ate, sa Gigi Galana. Oh, 4 to 5 days pa lumabas yung... Yung pinaka... Bruises? Bruises. As in... Napaka-delay. At sobrang magaya na manas. Buong hanggang dito. Tapos, parang binugbog talaga. Yes. Tapos po yung dito, may nerve damage ako na... Hanggang ngayon, parang masakit pa rin siya. Hindi pa siya natitreat masyado. Yun din yung time na... Dapat magpapahinga na rin ako sa ng voiceless ko. Kasi nagkaroon ako ng nodules sa throat. So, hindi ako ito dapat yung nag-trending for din. 1 to 2 months. Nawalan siya ng boses. So, accident and then no talking. Ang hirap nun kasi pag kailangan ko ng tulong, gusto ko uminom ng tubig, gusto ko umihi, hindi ako pwede magsalita. Kasi dati, pag sinabing Gigi Delana noong 2020, magaling na singer. Tapos, dahil nga dyan sa mga public opinion, judgment, may mga iba na silang sinasabi about you. Oh, ganito na siya, nagbago na siya, ganyan na siya. Pero if there's one thing na gusto mong malaman ng tao tungkol kay Gigi, ano yun?
as long as I'm alive, I will sing. Mm-hmm. I will sing kahit walang bayad. So ngayon, wow. Anong pangarap mo na ngayon? For now, ate, gusto ko lang maging at peace. Maging masaya yung puso ko ng totoo. Hindi yung pinifake ko lang. And I want to heal now. Wow. Woo! Sobrang bigat ng story na to, guys. So kayo, guys, no, yung story ni Gigi Delana, galing sa pagkabata niya, naging sikat na singer, di ba? Hanggang sa na-discover ni Charo, hanggang sa nag-trending sa social media, nakapasok sa, before pa nga na-discover ni Charo, naka-sign pa siya ng contract sa Showtime at hindi naman nag-boom. So, nag-sign ulit, hindi naman nag-boom. At saka doon, nag-sign kay Charo, naging okay. Pero yung buhay niya, guys, parang ang hirap kasi yung iba naging successful, walang problema sa pamilya, walang problema sa parents, yung iba buo yung pamilya. Pero yung side ni Gigi, guys, napakalupit na ang nangyari sa kanya. And gusto ko malaman, guys, so ano kung ano yung nasa isip niya, guys, kung for example, no, ikaw si Gigi Delana na nawala ng parents sa kalagitnaan ng concert. Ay, hindi naman sa kalagitnaan, but papa-concert na. At itutuloy mo pa ba yung concert mo? Itutuloy mo pa ba yung pagkanta mo sa pagiging artist or professional singer? Ayan, and until now, do you want to sing or do you want to stop your singing career? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.